Christine here, TGIF. This is part 3 of our series, Don't Bow Down. Basahin muna natin ang Daniel 6:1-3. It pleased Darius to appoint 120 satraps to rule throughout the kingdom, with 3 administrators over them, one of whom was Daniel. The satraps were made accountable to them so that the king might not suffer loss. Now Daniel so distinguished himself among the administrators and the satraps by his exceptional qualities that the king planned to set him over the whole kingdom. So ito yung kwento na si Daniel ay itinapon sa lion's den. Dahil masyado siyang sikat, dahil giliw na giliw sa kanya yung hari, so naiinggit sila, wala silang mapuna, wala silang masilip na dahilan para walang fault silang makita. So ang tinira nila kay Daniel ay yung faith ni Daniel na lagi siyang nagpe-pray. So intriga yung hari at sinabi na walang pwedeng mag-bow down sa ibang gods kundi dapat sa iyo lang nagbabaw. We wanted to make sure they saw you as the final, ultimate king of the world. Daniel 6:10. Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened up toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God just as he had done before. Kahit na meron ng law na bawal siyang mag-worship sa God, hindi siya natinag. Have mercy on me, according to your unfailing love. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. But restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit. So, syempre yung hari, dahil hari siya, hindi niya pwedeng baliin ang kanyang law or ang kanyang decree. So, ang ginawa, pinatapon si Daniel sa lion's den. Pero anong nangyari? Yung hari noong magdamag na yon at hindi rin siya nakakain. Kaya naman, pagbukang liwayway the next day. Please God, I'm not too late. Sire, shall I call the physician? I have wronged my friend! Open it. Hindi ginalaw ng lion si Daniel. Kasi nga, ang tuwa ang hari na walang nangyari kay Daniel sa loob ng lion's den. Ang ginawa niya ay inilabas niya si Daniel doon at ipinalit niya ang mga satraps na naninira kay Daniel kasama ng buong mga pamilya nito. Bukod pa dyan ay nag-issue ng decree ang hari na dapat katakutan ng mga tao at sambahin ang God ni Daniel. So ito ang tatlong katotohanan na dapat natin panghawakan para mas lalo pang lumakas ang ating pananampalataya. Number 1, kapag tayo daw ay iniaangat ni Lord, ang mga tao ay ibababa tayo. Sometimes kapag sa work nyo, medyo napopromote kayo, o kaya medyo gumaganda na yung buhay nyo, o kaya yung business mo nag-prosper, anong ginagawa ng mga tao, di ba, ng mga inggitero't inggitera. Isiraan ka, di ba, ay pinuput down ka, o kaya nagagalit sila sa'yo na hindi mo malaman ang dahilan na kahit wala ka namang ginagawa, di ba? Number 2, kapag tayo ay nagdarasal ng nakaluhod, ito magpapatibay sa atin para tumayo. When you work out mo spiritually, yung legs mo, nakaluhod ka lagi kapag nagpe-pray ka kay Lord. Number 3, kapag ginawa mo kung anong tama, you can trust God for the results. Kasi alam mo, in favor or na-please mo si God. Okay?
So, yun lang. Maraming salamat. I hope na-enjoy nyo na ulit itong devo na to. Kung na-enjoy nyo, like, share, and subscribe na rin kayo. Okay? Have a great weekend. God bless!